Gemma, hindi ko na kaya itong ginagawa mo sa akin. Sa pamilya natin, masyado ka nang naging matigas ang ulo mo. Isa pa, bakit ayaw mong sundin ang lahat ng gusto ko? Hindi mo ba alam na lahat ng ginagawa kong ito para sa'yo? Hindi yung puro ko na lamang lakwat sa barkada. Dad, hindi ba ang sabi ko sa'yo na ayaw ko sundin ang mga yabak mo pagdating sa negosyo? Dad, may sarili akong desisyon. Sige Gemma, kung magpapamilit ka dahil simula sa araw na ito, magbabagong takbo ng buhay mo. Labis ang galit nitong si Mr. George sa kanyang nag-isang anak na si Gemma dahil hindi ito sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan. Mga kaibigan, samahan niyo muli ako. Ating pakinggan ang kwento sa buhay ni Gemma kung paano binago ang kanyang pag-uugali. Kaya tara, simulan natin ang kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kaibigan, na baka pwedeng i-like at mag-subscribe. Dahil sa galit ni Mr. George, kinausap nito ang kanyang matalik na kaibigan na kung maaari ay ipadala ito sa probinsya ang kanyang anak para naman mabigyan ng leksyon. Walang problema kung parin George, nakasigurado akong dito sa poder ko ay magbabago ang lahat sa buhay ng anak mo. Maraming salamat Franklin, kung mangyari man ito, hindi ko ito makakalimutan. Dad, please, huwag mo naman itong gawin sa akin oh. Gemma, sumunod ka na lamang sa akin or else mabalik ka ng mana. Mabigat man ang loob ni Gemma, umayag na lamang ito. Ayaw niyang mawala sa kanya ang pamanang ibigay sa kanyang ama. Ayaw niyang maranasan ang hirap ng dinanas ng ibang tao. Gamit ng isang helicopter na sa loob ang mag-ama at ang kaibigang si Franklin. Nakasigurado ang ama nito ng ganitong plano ay magbabago ang ugali ng kanyang una kaiha. Ilang minuto lamang nakalipas ay nakarating na sila, ngunit ang lugar na ito ay hindi pamilyar sa paningin ni Gemma. Matapos lumapag ang helicopter, ay muling umalis ang ama at naiwan na lamang sa Gemma kasama ng Mr. Franklin. Tito Frank, bakit parang tahimik yata dito sa lugar ninyo? Wala man lang ako nakita ang mga sasakyan. Iha, kaya nga nasa probinsya tayo eh. Ang tanging makita mo lamang dito ay yung nagbeberdihang mga tanawin. Pero ilang buwan lamang ay alam kong panigurado ako maka-adjust ka sa environment na ito. Huwag kang mag-alala dahil kahit malayo tayo sa syudad, may mga katulong naman tayo dito. At pwedeng kang masyal gamit ang mga kabayo. Sa sinabing iyon ni Mr. Franklin ay medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Makasakay ito sa kabayo sa unang pagkakataon. Welcome home sa mansyon, Senyorita Gemma. Bati sa kanya ng mga katulong ni Mr. Franklin. Manang, Margaret, ikaw nang bahala kay Gemma ha. Mayroon lamang ako kasagsuhin. Kung maaari pwede mo siyang ipasyal sa lugar natin. Sige ho, Mr. Franklin. Ipapasyal ko siya dito sa mansyon. Matapos nag-ayos ng mga gamit itong si Gemma, ay sinamahan siya ng Manang Margaret para mamasyal. Naku, Manang. Mukhang natatakot po ako sumakay ng kabayo. Ito kasi ang unang pagkakataon ko na makasakay ng kabayo eh. Iha, basta relax ka lang. Huwag kang mag-alala dahil mabait naman ang mga kabayong sinasakyan mo. Sa umpisa medyo nangamba itong si Gemma ay baka kasi biglang magwala ang kabayo at mahulog ito. Mabuti na lamang at hindi naman naging wild ang kabayo. Naku Manang, mukhang mabait naman pala ang mga kabayong ito. Halatang maamo ito. Naku Iha, alam mo, yang si Alexander, siya ang pambato namin dito sa lugar pagdating sa mga kompetisyon. Pero sa kasamaang palad, iniwan siya ng taong nag-aalaga sa kanya. Ho! Ang sama naman niya. Manang, saan ba siya napunta? Ang totoo ay ha, palaging nananalo si Alexander sa lahat ng kompetisyon. Pero simula nang nawala ang anak ni Mr. Frank na si Efren dahil sa isang malubhang sakit, halos hindi na rin makamove on itong si Alexander. Lagi niyang hinahanap ang kanyang hinete. Mabuti nga sa ngayon, nagpasakay na itong si Alexander. Habang nakasakay itong si Gemma sa kabayo ay pinagmasdan niya ang buong lugar. Napakaganda ng tanawin, malaki ang kaibahan sa syudad. Maya-maya pa sa kanilang pamamasyal, sa hindi inaasahan ay biglang tumunog ang kanyang phone. Kaya naman, biglang nagulat ang kabayong si Alexander at bigla itong napatalon dahil sa sobrang takot. Dahil sa pangyaring iyon, nahulog itong si Gemma. Manang! Tulong! Ang sakit ng balakang ko! Nahulog ako sa kabayo! Naku Iha, sandali lang. Tatawagin ko muna si Vincent para may umalalay sa'yo. Sa di kalayuan, may isang kabayong paparating at nakasakay dito ang isang lalaki. Manang, ano nangyari dito? Naku Vincent,
Mabuti at napadaan ka rito. Pwede mo ba akong tulungan? Sige man, Margaret. Ihatid ko siya. Miss, sumawa ka sa akin ha. Bubuhatin na kita. Aray, dahan-dahan lang. Parang nabalian yata ako ng buto. Miss, relax ka lang. Hindi naman mataas ang binagsakan mo eh. Kahit na, ang sakit kayo. Sige na, basta kumapit ka sa akin. Manang, sumunod ka sa amin ha. Sige, Vincent. Sa oras na iyon, naramdam ni Gemma ang pagdampi ng kanilang katawan habang nakasakay sila sa isang maputing kabayo. Habang nakasunod naman itong si Manang Margaret, hawak nito si Alexander. Pagdating sa mansyon, agad kinarga ni Vincent ang dalaga patungo sa loob ng sala. O Manang, kayo nang bahala. Tawagan niyo na lamang ang kanyang doktor. Manang, teka lang. Bakit naman kasi yung kabayo yun pang ginamit mo? Vincent, maayos naman kasi si Alexander. Pero tumunog kasi ang phone ni Gemma, kaya nagulat ito. Sige na. Kayo nang bahala dito, alis na ako. Ikaw naman kasi miss, sa sunod mag-ingat ka naman. Agad nang umalis si Vincent sakay ng isang maputing kabayo. Manang, sino bang lalaking iyon? Ah, yun ba? Siya si Vincent, nakatira doon sa may maliit na kubo. Manang, bakit parang ang sungit ng lalaking iyon? Pero salamat na rin dahil tinulungan niya ako. Gemma, mabait naman talaga ang lalaking iyon. Pero nitong nakalipas na mga buwan, nag-iba ang kanyang ugali. Hindi ko nga alam kung ano ang dahilan. Oh, Margaret. Gemma, ano nangyari dito? Mr. Franklin, nahulog kasi si Gemma sa kabayong si Alexander. Margaret, bakit naman kasi kay Alexander pa? Bakit siyang ginamit mo? Sir, akala ko kasi mabuti ang pakiramdam ni Alexander. Alam mo, sa sunod, huwag mo na gamitin ang kabayong iyon. Siya nga pala, may hanap na ako na bibili sa kanya. Teka lang, Mr. Franklin, ibibinta niyo ang kabayong iyon? Oo, Gemma. Wala na siyang saysay para sa lugar na ito. Isa pa, wala na rin ang kanyang amo. Tatawag ako ng doktor para malaman natin kung may masama bang nangyari sa'yo. Nako, maraming salamat Mr. Franklin. Pero mukhang nawala na ang sakit ng balakang ko. Siguro nabigla lang ako. O siya nga pala, Margaret. Sino ang naghatid sa kanya dito? Sir, si Vincent po ang naghatid sa amin dito. Mabuti na lang at naroon siya sa mga oras na iyon. Sige na. Aalis ulit ako. Margaret, ingatan mo sa Gemma. Isa pa, huwag mo na siyang palapitin pa kay Vincent. Maliwanag ba? Opo, sir. Muling umalis si Franklin sakay ng kanyang isa pang helicopter. Manang, akala ko pa naman mabait si Mr. Franklin. Pero parang nagkamali yata ako eh. Gemma, oo, sobrang bait naman talaga yung si Mr. Franklin. Pero matapos may nangyari sa kanyang anak na si Efren, lagi na lang itong nakasimangot. Manang, gusto ko sanang pasalamatan ng lalaking tumulong sa atin kanina. Sige Gemma, kapag umalis na si Sir. Muling tumunog ang kanyang phone. Hello? Jesse, bakit napatawag ka? Nako Gemma, nasaan ka ba? Kanina pa kami dito sa bahay niyo, pero wala ka daw. Nako, GC, narito ako ngayon sa probinsya. Hindi ko nga alam kung saan ito eh. Pero Gemma, paano yung mga hangout natin with friends? Isa pa, hinahanap ka ni Gerald. Anong sasabihin ko sa kanya? GC, kayo na lang muna dyan dahil may mahalaga lang akong gagawin dito. Sige Gemma, kapag nakauwi ka na, tawagan mo ako ha. Kinabukasan maaga nagising itong si Gemma. Nagtungo ito kay Manang Margaret para samahan itong magtungo kung saan nakatira itong si Vincent para pasalamatan sa pagtulong nito sa kanya. Hindi naman tumanggi ang matanda sa kagustuhan ni Gemma. Habang nakasakay sila ng karwahe, hindi naman naging maganda ang pagramdam ni Vincent dahil sa pagtatrabaho nito sa kanyang sakahan. Kaya naman hanggang sa oras na ito ay nakahiga pa rin siya sa kanyang maliit na kama. Alam ng binata may parating sa kanyang munting bahay dahil sa yapak ng kabayo. Ilang sandali pa may kumatok sa pinto. Vincent, ako to, si Manang Margaret. May gustong makipag-usap sa'yo.
Manang, sige, pumasok na lamang kayo sa loob. Pasensya na kayo sa muting bahay ko, ha? Vincent, ano nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam ko, Manang? Vincent, kung ganun, sandali lang. Tatawagan ko muna ang doktor, eh Mr. Franklin. Naku, Manang, wag na. Alam ko namang hindi siya papayagan ng amo mo. Vincent, narito kami. Kasama ko si Gemma para personal kang pasalamatan. Naku, yun lang pala. Ayos lang yun. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang din dito? Manang, pwede bang ikuha mo ako ng maligamgam na tubig? Mukhang may lagnat itong si Vincent. Teka lang, miss. Bakit mo alam, doktor ka ba? Hindi naman, pero isa akong nurse. At responsibilidad namin na kahit sino man ay mabigyan ng agarang lunas. Manang, may mga gamot ba kayo sa mansyon? Oo, Gemma, meron. Sandali lang at kukuha ako. Nako, Manang Margaret. Huwag na. Ayos lang naman ako eh. Mister, pwede ba? Huwag matigas ang ulo mo. Please, Manang, kunin nyo na. Umalis na ang matanda habang pinupunasan naman ni Gemma ng malagamgam ang noo ng binata. Mr. Vincent, wala ka bang mga magulang? Bakit ka nagtitiis sa lugar na ito? Miss, kung narito ka para naman interviewin ako tungkol sa pamilya ko, ang mas mabuti pa ay umalis ka na lamang. Gusto mong malaman? Wala silang pakialam sa akin. Vincent, pwede nyo namang pag-usapan ng pamilya ito. Gemma, narito ang gamot. Sige Manang, bigyan mo na ako ng isa para kay Vincent. Iho, Vincent, bakit mo pinahirapan ang sarili mo? Manang, hayaan nyo lamang ako. Marilize din nila na pamilya ko ang totoo. Vincent, heto, may dala kaming mga prutas. Si Gemma pa ang naghanda nito. Maraming salamat sa inyo. Kailangan ko muna magpahinga. Umalis na ang dalawa pauwi sa mansyon sakay ng karwahe. Nang gabi ding iyon, nakita ni Gemma na nagkausap sina Margaret at Mr. Franklin. Hindi niya alam kung tungkol saan ang pinag-usapan nila. Baka tungkol ito sa kanya o baka naman sa lalaking binisita nila kaninang umaga. Ano kaya ang pinag-usapan ng mag-amo? Bakit kaya galit itong si Vincent sa tuwing narinig nito ang pangalan ni Mr. Franklin? Kaya mga kaibigan, ating subaybayan ang ating part 2. Maraming maraming salamat po!